Nais ko lang balikan po ang isang pangyayari nung ako'y naandi dito na talaga namang, ay, ewan ko kung natatandaan nyo pa, pero ito'y ibinahagi ko sa inyo na bisperas ng kapistahan, pangatlong taon na nakikita ko yung babaeng yon, hindi taga rito. Nilapitan ko, siyempre, busy na tayo sa pagkukulkol dyan sa likod, ano, sa pagluluto, kung ano-ano. Sabi ko eh, magandang umaga po, mabuti. Kayo ay nakikiisa sa amin, parang kayo hindi tiga rito sa Maragondon. Ano sabi ng babae, Father, hindi nga po. Kasi lagi siyang may alay na handog sa birhen. Eh hindi po kasi maaaring hindi ako mamimiesta. Ako pitiganasogbo, yun ang sabi ng babae. Eh kasi po ika, nagkwento na. Ako'y stage 4 ang cancer. Pinalabas na sa ospital. At dinig na dinig ko naman ika ang salita ng doktor sa aking asawa. Ibigay mo na ang lahat ng magustuhan kasi ilang araw na lang ay tatagal niyan. Stage 4 cancer. Pagkatapos, parang gustong-gusto ko ika yung ang tawag doon sa bias. Basta yun na nga, ano ho, yung makatikim ng nilaga. Kaalis na kaalis pa nung kanyang asawa, may dumating na babae, maganda, malamyos ang tinig, pinatuloy, dire-diretso sa kanyang silid. Tapos nagkukwentuhan, at ikaw ika'y magaling na, lahat ika ng dinadalaw ko ay gumagaling na. Kaya napakasarap ika niyang kakwentuhan. Tapos, nung ako ika'y pwede makikain, ay di kumuha ka na ika at ako hindi makakakaan din eh. Kumain ng hiram ng damit. Humingi ng pamasahe, nagpakilala. Ako ika ay si Maria na taga Maragondon. Ako naman ay kilala sa amin. Ang bahay namin ay ang bahay ko nasa likod ng simbahan. Kaya hihintayin ka namin sa pista. Ang pista sa amin, August 15. Ay di, basta ika, magaling ka na. Kaalis na kaalis pa lang ni Maria, dumating si asawa, ay nakatayo yung asawa niya. Huwag ka ikan tumayo at baka ika'y bumagsak. Hindi, malakas na ako. Ginamot ako ni Maria ang taga Maragondon. At ang sabi, wala daw siyang dinadalaw na hindi gumagaling. Ano pa, di... kwentuhan sila, nahiga uli, inihiga ng asawa, nakakain ng marami, lumakas, gumaling, nagpa-check up, walang cancer. Ay di, noong magpipista na August 14, ay nagpunta na dito, baka ikakapagpista, napakahirap makapasok sa bayan. Ay di, tanda-tanda niya, nasa likod ng simbahan, dumiretso na San Nicolas. Tapos, nagtanong-tanong nung Maria ngayon ay wala. Eh sabi nung mag-asawa, eh hindi na naman siguro magagalit si Aling Maria na hindi tayo nakarating. Kasi, tayo na may naghanap, eh magsimba na lang tayo. Pagpasok ng simbahan, sa pinto pa lang ng simbahan, yumakap yung babae sa kanyang asawa. Humagulgol, bakit? Siya ika yung pumunta sa atin. Siya yung pumunta sa atin. Eh di ba, nilalagyan natin ng pabango. Ay hindi pa naman nai-spray yan. Pero pagpasok nila daw dito, ibang klaseng bango ang kanilang nararanasan.
Pag akyat doon, ito ang mas maganda, nakatiklop ang damit na hiniram sa kanya. Kaya, anong ginawa niya? Mahal na birhen, kayo po pala yun. Kaya, kung maaari, baka naman pwede kong mahiram uli ang damit na ito at aking ipapatong sa mga may karamdaman para katulad ko'y gumaling din sila. At nangyayari ika, Father. So, tingnan ninyo, yun ay himala, ho? Makabagong himala ni Maria. Ngayon, pwede hong ang himala ay maganap uli sa puso natin, sa isip natin, sa katauhan natin. Kapag natuto tayong sumunod at tumugon sa kanyang kautusan, gawin nyo ang anumang ipinagagawa niya.